Tol, magandang gabi po. Ako nga po pala si Beams Ghost TV at kasama ko po ngayon si Benjo. At sa gabing ito ay kumagat na naman po ang dilim at ngayon ay hindi na naman po kami kampante dito po sa bahay na aming pong tinutulugan. Dahil nung nakaraang gabi ay sinalakay po kami ng aswang at nanggaling po siya sa kisame. Ngayon ay hindi po kami nagpapagkatulog. Mula po nung tinali ko yung dalawa pong mangkukulam sa malapit po sa punso ng kaibigan ko pong Duwende. At kung matatandaan nyo po, ay tatlo po sila pero nakawala po yung isa. Mula po noon ay nagsimula na po na atakihin kami dito ng aswang. At ngayon mga tol ay may hinanda po kaming pain sa kanya para po mahuli po natin siya. Benjo, wala na tayong sasayangin oras. Ito yung ihanda natin pain sa kanya para mahuli natin yung aswang na to kung sakali man na pumunta siya ngayong gabi dito. Dahil halos gabi-gabi ay ginagambalaan nila tayo. Sa tingin mo, saan ito magandang ilagay? Gilid. Sa gilid. Para pagka halimbawa, i-open lang natin itong gate. Para halimbawa, makapasok sila dito sa loob o siya dito sa loob. Dito natin ilagay. Ayan. Kasi pagka halimbawa, sinunggaban niya yan, di naunay ulo niya, no? Susunggaban niya, nakukupot natin siya dito. Kailangan mabilis tayo. Tapos yung isa, ihanda natin ito sa labas. Ipapain natin sa labas, lalagyan natin ng tali para kung sakaling kinakain na niya at gumalaw yung tali, ibig sabihin nun may nangyayari na sa manok. Makapag-ready na tayo. Tayo gustong punteriyahin eh. Eh mainam na yung may pain tayong ganito, di ba? Saan kaya natin ito mailagay? Dito sa labas. Dito na lang, sa gilid ng bintana. Kasi nung nakaraan, di ba, takbo siya ng takbo dito. Kuha tayong tali. Ayun mga tol, yung sineset up po natin kasi wala na po tayong oras. Hanggat maaga po ay gawin po natin to. Ano yung Benjo, pambahag mo? Itatali natin to sa paa. Pagka kinuha niya na to o kinain niya to, malalaman natin. Baka salakayin niya tayo dito. Kinakabahan ako, iba'y pakiramdam ko. Parang nasa paligid lang siya, Benjo. Wala pa naman po kaming kuryente, mga tol, no? Ilang araw na rin po. Saan natin ito ilulusot? Di ba may butas dito? Lusot natin dito sa butas. Tatahulan na yung mga aso. Baka sign na yung Benjo, ah. Tara, hilahin na lang natin sa loob. Pag kinain niya yan, oh, sinunggaban niya yan, hihilahin niya yan. Di ba? Kukunin niya yan. Tara Benjo, mag-aabang tayo dito. Pagka hinila niya yung tali na to, ibig sabihin, kinakain na niya yung manok. Kasi nakatali yung manok eh. Mag-aabang lang tayo dito. Sasarap pa ba natin itong pinto? Nakabukas yung gate. Grabe na yung perwisyo sa atin ng ano na yan eh. Halos ilang gabi na rin tayo hindi nakatulog eh. Dahil dyan eh. Parang may narinig akong pumalto. Nawalit ako ng aso eh. Baka nandiyan sa nila sa kisam eh. Sinurvey mo pa itong kisam eh kanina. Sinurvey natin. Grabe. Ngayon po mga tol ay alas 7 pa lang po ng gabi at maghihintay po tayo at magbabaka sakali na muli po siyang sumalakay dito. Dahil halos gabi-gabi po ay hindi na po kami kampante dahil nakapasok na po siya mismo dito sa bahay at nanggaling pa po siya sa mismong kisami po na mismo dito sa bahay na to.
Ngayon mga tol, ay update ko po kayo sa mga kaganapan dito na mangyayari. Lalo na po sa pinain po namin na manok. At sana po ay mahuli po namin siya. 5 hours later. Ngayon po mga tol, ay naghihintay pa rin po kami ni Benjo dito at inabot na po kami ng alas 12 ng gabi. Benjo, alas 12 na ya. Parang wala pa ako nararamdaman ha. Oh. Mga tol, may kumakalutok na. Benjo. Talaga madaling na ako ang ating gabisang mga atake ha. Ayun ah. Hindi niya tayo papansinin kasi may kinakain siyang manok. Okay nang balikawan ko. Asa manok yung attention niya, di ba? Ay, ayun siya, ayun siya, ayun siya. Pinatay na niya yung manok. Pinatay na ba? Nararamdaman niya tayo, Benjo. Hindi niya kinuha yung manok. Ayun o. Nakapokus siya sa manok kasi yung manok. Talagang paborito nila kayo yung malalansa. Bakit kung ito na? Mas uunahin niya yan kaysa sa akin. Kasi yan, yan talaga yung pangunahin niya yung pinakain. Bukod pa sa mga tao. Wala siya o. Siya. Maganda ka, Benjo, ha? Kailangan masukul natin to. Oops. Hindi na naman ang tala yung ilaw natin, eh. Tutup na ko to. Tutup na ko to. Ayan. Ayaw pa niya kayo. Sige, lapitan mo, kainin mo. Benjo, halimbawa makain niya to. Yung isa nando sa teres, pagka sinunggaba niya, bahagi na natin, ha? Para mahuli natin, ha? Tingin mo makakapapatayan? Sige, sa likod mo tirahin ang sabato ka. Ikaw na dyan, o ako. Ikaw na ako, sige. Ayun na, ayun na. Ayun na siya. Ayun, ginawa na yan. Nako, kinain ng ilaw. Kinain ng ilaw. Ay! Ayun na, ayun na. Ayun na, nakain na niya. Grabe. Grabe yung ginawa niya. Talaga sinunggaban niya ng buhay. Kabang-kaba ako. Baka makapasok niya naman sa isang yan. And ako na sa atras yung Bible. Para kung sakaling mga makapasok siya, maluto siya sa mga salita ng Bible na galing sa salita sa galing sa taas. Nakain na. Nakapokus siya sa manok. Nakapokus siya sa manok. Patay na. Ayun yung isa. Pagka mamaya lumusob siya dito, maamoy niya, matalas yung pangamoy niya. Ano ba ito? Unahan natin. Kasi siguradong doon pa pwesto yung ulo niya sa sulok eh. Pwede nakatalikod siya, pwede natin takbuhin yan. Ha? Tara, tara. Baka mapasok tayo dito sa ramang lalaki pinto. Yung bintana lang buksan. Malata. Parang kala niya matagal na yung ilaw na nakaganito. Ayan. Nakikita ba? Okay, yung manok. Kita ba yung manok? Ayan. Sige ba? Ikaw na lang, Benjo, ha? Wala ako sa'yo, ha? Ano ka lang?
Benjo! Nangura siya, nangura siya! Tapayan naman ito, ako magtatalik! Katawan ko, Ebins. Pati sa katawan. Hindi siya makapalag kung sakaling magising man. Pinjo. Kailangan tuloy natin tali. Asa yung pin? Ay! Sa kamay. Sa kamay isa. Sa kamay. Sa barado yung braso mo lagi. Panahin. Puro lana yung katawan na. Yan yung lakas nila eh. Nagpapahid sila ng lana. Para lalo sila lumakas. Para maging agresibo. Saan kaya yung bahay niyan? Sigurado may tinitirahan din yan eh. Tao rin yan na katulad natin, kaya lang meron silang mga taglay na bertob ng kadiliman, kaya sila yung nagiging ganyan. Parang di rin naiiba sa mong kukulam yung mga yan eh, no? Meron silang mga ano. Hindi na kaya makakawala yan. Grabe, Benjo, ang daming lana. Ngayon, pag nagising yan, ang gagawin natin, papaminin natin kung saan siya galing, ba't siya sumasalakay dito sa atin, kung ano ba talaga yung pakay niya, kung may galit ba siya sa akin o sa'yo, kung anong motibo niya, kung may connection ba siya sa mga mangkukulam na itinalin natin nandun sa tabi ng puso ng duwende. Update nga po pala mga tol sa mangkukulam po na nakatali po dito po sa tabi ng punso ng kaibigan natin ng duwende, ay pinabantayan po ni kaibigan dyan na kaibigan po natin ng duwende. Kaya hindi po sila basta-basta makakatakas at makatali po sila. At yung pumupunta po kami dito sa tinitira namin, yan po mismo yung nakapasok sa loob ng kisame. At bumaba po sa kisame ng una po ang ulo at sinalakay po niya kami. Grabe, Benjo. Nakatulog lang siya sa orasyon pag nagising yung magwawala yan. Hindi ang mahalaga pag nagising, ipaluwa natin yung taglay niya, Maika. Kasi meron yung birthday eh. Hindi natin mapapaluwa ngayon yan. Mga tuloy, update po namin kayo dito. Sisiguratuhin po namin na updated po kayo sa mga nangyayari po dito. Dahil papaminin po natin to kung saan siya nagmula, at kung saan po yung tirahan niya, at kung saan po siya galing, at kung bakit niya po kami dito pilit na pinapasok. Yan po yung nakapasok sa kisame. Sisiguraduhin namin sa inyo mga tol na aalisan po namin ito ng birtud ng kadiliman. Paano, Benjo, gagawin natin dito para hindi makalabas? Ilalak natin yung pinto dito para makatulog tayo na maayos. Tapos ilalak din natin itong gitna to para dito lang siya. Hindi na siya makakawala. Si Benjo, ako sa camera. Benjo at si Suso. At least hindi ito na to. Hindi kaya natuluyan sa bakat mo. Grabe mga tol. Yan po yung sumasalakay sa aming gabi-gabi. Hindi na siya makakalabas dyan. I-update po namin kayo mga tagman. Pagka po nagising to, Benjo, magigising pa kaya yan? Napuruhan mo yata sa batok eh. Hindi kung ano lagay, basta i-update natin sila, di ba? Kung ano man yung maging lagay nito, i-update po namin kayo. Grabe.
wala na akong toto dun. Tara, Benjo. Pag nagising yan, mga tol, sigurado mag-iingay yan.